Hiroki! Genki! Ayan, guys, kakain na siya. Ayan, kakain na siya. Kanyang pagkain. So, medyo okay na yung pakiramdam niya. Happy, happy, very, very happy si mami. Hiroki ko! Mmm, ang sweet, sweet. Asya, nante, ina na yung... Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my. Ayan, hello guys. Ayan, welcome to my channel again with Baby Hiroki. So last week nagkasakit si Baby Hiroki. Sobra ako. Nag-alala, hindi lang ako syempre yung mga kasama ko sa bahay, si pagkasama tsaka syempre ang aking So, last week talaga, hindi ko in-expect yung magkakaroon siya ng sakit. So, talagang tapuyat ako at saka sobrang nag-alala syempre. So, ang taas kasi ng lagnat niya, so nag 39 siya, pinakamataas niyang temperature is 39. So, mainit na yung, sobrang init na guys. Kaya sobrang hindi ako nakatulog. Talagang madaling araw, panay-gising ako, panay-pungas ko sa kanya. Kasi napakagin. Basta. Ayan. Nagsasounds na siya, effect siya. Ayan. So, since na medyo okay na siya ngayon guys, thanks God talaga kasi... sobrang okay na. Hindi naman sobra kasi parang tinitigas siya ngayon, pero okay naman na siya. Okay naman na siya. Unlike nung last week na sobrang tamlay, puro karga. Ayan, kaya hindi ako masyadong natutok sa cellphone. Ayan. So, yun guys, ayun, ang gusto ko lang i-share sa inyo yung yung home remedy ko na ginawa sa bahay habang si Hiroki is mataas ang lagnat. So, syempre sa pag hindi naman ako professional, pero ito yung way na ginawa ko para maanlas yung mabawasan yung init ng katawan niya kasi sobrang init talaga guys, hindi kayo makakatulog. Kahit na gusto mong matulog, kahit na gusto mo talaga siyang matulog. Talagang maaano mo yung init niya. Sobrang init. Yan. Kaya, gusto ko i-share sa inyo yung home remedy na ginawa ko. Kagaya ngayon, hindi ka pwedeng basta-basta pumunta sa ospital. Kasi nga, diba, alam niyo naman na pandemic ngayon. So, ayan. So, gusto ko i-share sa inyo yung ginawa ko first aid remedy kay Hiroki. Nung siya yung nilagnat talaga. Hindi naman umabot sa convulsion. Talagang, sobrang, ang pinakamataas ng temp is, 39. So, para sa akin, ang taas na yun. So, ayan guys, magla-lunch na si Hiroki. Ang kanyang lunch is, ito, may parang siyang lugaw. Then, soup. Ayan, soup. So, pakainin natin siya. Then, papapainin ko siya ng gamot, yung kanyang mga gamot. Ay, mga powder guys. Ang gamot dito guys, sa Japan. So, apat na klase siyang gamot. Apat na klase ito na papainin ko sa kanya. So, ang mga gamot dito guys, powder siya. Ayan, mga powder siya. Yan. Ayan ang gamot niya. Pwede siyang tunawin sa tubig or pwede siyang ibudmod sa bibig. Pero kasi ako, yung ginagawa ko, tinutunok siya sa tubig, sa kutsara, tsaka ko siya pinapainin. So, guys, napakapait. Napakapait nito. Napakapait niya. Unlike dun sa mga gamot sa Pinas, talaga may tuwang flavor ng mga butas. Pero, dito talaga, nagulat ako kasi first time ko. Although, alam ko naman na yung mga gamot dito is powder siya. Pero mahina lang ang ito guys. Mahina lang ang dosage niya. Lahat po ng gamot dito sa Japanese, mahina lang po ang dosage kasi inaalala nila diba? Yung mga gamot na masama sa mga laman loob natin. So, sick naman to. Siyempre, nagpa-check up ako. First time kung pa-check up sa kanya. So, nagpa-check up kami nung second day na mataas na yung lagnat niya. So, first day niya ng lagnat, nagpa-check up kami. Then, nilistahan lang siya ng dalawang gamot. So, hindi pa nawawala. So, the second day, nagpa-check up ulit kami kasi nga, nag-worry na ulit kami. So, yun, tinest siya ng swab test kasi nga, para for sure daw, sabi ng doktor na for sure na para matignan yung bata na ligtas talaga. So, sinwab test na kasi wala silang nakita. Okay yung pakiramdam.
okay naman yung sa lalamunan, okay yung sa tenga, okay naman yung hindi daw sa ipin. So although napapansin ko na ano na namumula yung ipin niya, yung bagang niya yung dito, parang sa dito, yun ang cost niya. Kasi ang sa pagkakaalam ko guys, every mga 1 year, syempre nag-change niya yung ano ng baby, di ba? Nag-change niya yung ano ng bata, lahat nag-change, nag-develop na lalo yung mga ano ng mga bata, nag-develop na lalo yung kanilang hormones, yung kanilang sa katawan nila, kagaya ng ipin, yan. So, ayun, nagpa-check up kami. So, binigyan siya ng mga gamot, mga powder na to, guys. Alam ko, napaka-pait nito. Napaka-strong na hiroki kasi kahit ang payat, kahit ano, pinipilit ko talaga siyang painumin para lang may maanong gabot kasi ano, wala siyang ganang kumain. Ayun. So, ayan ang mga pinapainom ko sa kanya. Pero kailangan ko painumin kahit ayaw niya, kahit mapait, talagang pinipilit ko siyang painumin. So, Hiroki, kain mo na tayo, mamaya na tayo ulit mag... Lordoy! Okay na si Hiroki. Pero hindi pa naman siya masyadong magaling. Pinapainom ko pa rin siya ng gamot. Pero masaya ako, syempre. Medyo magaling-galing na siya. So, ang hirap, guys. Mahirap yung ano sa situation na sobrang nag-aalala ka. Halos hindi ka na makatulog. Talagang bantay-sarado talaga ako hanggang sumikat na yung hanggang mag-umaga na. Talagang sobrang ano kasi ang init niya. So, guys, ito yung mga senyales na yung baby mo is may lagnat. Syempre, i-ano mo siya ng yung thermometer. So, pagka-check mo ng kanyang temperature sa thermometer, so, pag 36 yan, medyo okay pa. Then, 37, ayan, may lagnat na siya. 37 pataas. So, yan, magpanik na tayo. So, napapansin ko din na nung nagkalagnat siya, talagang sobrang tamlay niya. Tapos, hindi siya ganong kumakain. Pinipilit ko talaga siyang pakainin kasi ayaw niya talaga. Siyempre, mawawala ng gana. Kahit yung gatas na iniinom niya, yung milk niya, talagang hindi talaga siya dumidiri. Talagang konti lang. Talagang pinipilit ko lang talaga. So, second, third, ayan, kapag may lagnat si baby, talagang yung movement niya, mapapansin mo is talagang nagbabago. Yung parang
wala siyang gana, lagi lang siyang nakayakap. Lagi lang siyang nasa akin. Ay, yung kargang-karga pa lang talaga. Super, ano lang talaga, super lambing na. Andun na yung sobrang tamlay. So, ayan yung mga senyales na may lagnat si baby. So, once na may lagnat na si baby, home remedy ko talaga yung pagpupunas ng ano ng bimpo sa katawan. So, hindi siya malamig na malamig. So, galing siya sa gripo. Yun ang ginawa ko sa kanyang pamunas. Madaling araw kasi ang taas ng lagnat eh. Nag 39 talaga siya. Akala ko aabot ng 40 kasi nakakatakot sa bata yung sobrang init. Yung natakot ako dun sa yung tumitilik yung mata sa sobrang init ng katawan, yung pulmon niya. So, sobrang takot ako dun kaya hindi talaga ako natulog ng buwang-buwang katatlong araw. Yan, sunod-sunod yan. So, yun lang po ang ginawa ko dahil hindi bumaba yung lagnat niya. Although, nag-take na siya ng medicine, so, hindi naman agad tatalag yun. So, yun lang po ang ginawa ko. Talagang, binantayan ko po yung kanyang temperature. Yan, binantayan ko siya talaga kada 6 hours na check ako ng temperature niya kung bumababa o tumataas. So, na-maintain naman ng 38, then yun nga, mataas pa rin yun. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng bimpo, then kumuha ako ng tubig sa gripo. Sa gripo lang, sa faucet lang kasi yun lang yung alam kong pambabawa ng malesen yung init sa katawan. Then hindi ko binalot. Hindi ko siya masyad binalot-balot. Sabi nung binan ko, syempre matanda na, balutin ko daw, ganyan. So, hindi ko siya ginawa. So, napapansin ko, nagkakaroon siya ng mga pawis niya. Yun ang kinakatakutan ko talaga, yung pawis na matuyo sa likod na maging cause ng maging cause ng pulmon niya. So, yun ang ginawa ko hanggang sa bumaba yung lagnat niya. So, the other day, yun ulit ang ginawa ko. Basta pinunasan ko lang lahat ng part ng body niya, ng katawan niya, mula ulo hanggang paa. So, yun lang ang ginawa ko. Talagang, hindi talaga natulog. Pinanindigan ko. Kahit na nag-hihili ako, kahit na pipikit ako yan, basta ganyan. Kasi sobrang siya, matanggay. So, ayan guys. So, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong masyadong mag-panic. Siyempre, andan yung pag-aalala natin. Pero huwag tayong mag-panic. Pag halimbawa, mataas ang lagnat ni baby. So, yun lamang po ang ginawa ko. Nag-home remedy ako kasi yun lang yung based sa aking mga nakita, based sa mga napanood ko, na yun lang yung way ko, na yung home remedy ko para sa kapag may lagnat ang isang baby. So guys, sana may mga natutunan kayo kahit konti sa aking vlog. So share ko to kasi talagang nakita ko naman na epekto yung mga ginawa ko. So share ko sa inyo para once na yung mga mami dyan, yung mga baby, pag once na nilagnat yung mga baby nyo na mataas, so ganun lang po yung gawin natin. So sana nagustuhan niyo yung vlog ko for today. Ayan, kasi sobrang busy ako mga nakaraan, so thankful ako kasi naka-vlog pa ako. At saka thank you Lord, syempre of course thank you Lord, medyo ito pinabili ko. So guys, ganito na lang po ang aking vlog for today. So sa lahat ng mga nag-subscribe at saka nag-likes, maraming salamat po sa lahat. So hanggang dito na lang po ang aking vlog. See you on my next vlog. Bye!